Ang magpapasya kung handa ka na nga ba may palabas ang espada. Ang gwapo-gwapo talaga ng Mikael Reyes na yun. Sobra! Ganyan ang mga tipo ng lalaki na gusto kong makatuloyan mo. Magdumidiskarte ng iba kay Ate Rosario. Narinig ko sila ng assistant niya nag-uusap sa may tindahan niya. Pinag-uusapin silang lalaki. Kailangan isakripisyo yung love life para magabantay yung magiging tagabantay niya. Sino ka? Juan Dela Cruz! Sino raw? Juan Dela Cruz daw! Nagpapatawa yan ako tula! Juan Dela Cruz! Chief, Juan. Piliin nyo ito, mga old-dapper. Sige, punin niya. Huwag kayo magdalala. Sasampan na lang namin ang kaso. At tawagan na lang namin kayo kapag kailangan namin kayo. Maraming salamat, ho. Sige. Sige. Juan, sabi ko na nga ba maasahan kayo? Chief, nagkataon lang na nakita kong no-hold-up yung mag-ina kaya tinulungan ko. Baka naman po mamaya mawili kayo. Akala ko pa naman ayos ka na. Bale, salamat na lang, ha. Ayos ako pa kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Okay lang. Maraming salamat, ha. Susunod, mag-ingat kayo. Marami talagang gago dito sa Quiapo. Sige. Salamat ulit. Ikaw na bahala sa nanay mo, boy, ha? Salamat, ha. Okay ka ba? Opo, okay. Hindi ka nasaktan? Ha? Hindi ka natakot? Galing talaga na anak ko. Mana sa papa niya. Galing! Juan! Ah, narinig ko yung pangalan mo kasi kanina sa pulis. Naisip ko, hindi ko man lang napakilala sarili ko. Ako si Helen, ito naman yung anak ko, si Kyle. Alam ko, tinulungan nyo na kami ng anak ko, pero pwede bang sagarin nyo na yung pagtulong nyo sa akin? Siya nga po pala, best friend ko, si Asyong. Ano matutulong namin? May alam ba kayong matutuluyan namin, kahit panandalian lamang? Pasok kayo. Ulit, ulit, ulit. Pasensya na ha, kasi medyo maliit yung lugar, medyo magulo. Ano, Asyong? Bigyan ko sila ng maiinom? Huwag na ho. Katunayan nga, nahihiya nga ho ako dahil bigla na lang kayo nagkaroon ng instant na bisita dito. Eh, wala lang talaga kami matutuluyan eh. Katunayan nga ho, kapunta kaming airport, patungong probinsya. Kaya lang dahil sa nangyari sa amin, hindi po namin naabutan yung flight namin. Naku, wala ho yun, Mama Helen. Alam niyo mo itong bahay ni Lola? Bukas ho sa mga walang matuluyan. Gaya namin ni Pico, tsaka ni best friend. Di ba, Lulay? Tara, laro tayo. Sige ba? Ha? Huwag na muna siguro. Magpahinga muna tayo, ha? Ako, tama yon, ha? Mamaya na yung laro-laro, ha? Pabayaan muna sila magpahinga. Ma'am Helen, meron ba problema? Kasi kanina ko pa napapansin na palinga-linga kayo. Wala naman. Siguro dahil sa nangyari sa amin kanina, eh, kinakabahan lang ako. Helen, baka gusto mong dili muna kayo sa kwarto. Alika, para makapagpahinga kayo. Sige, salamat. Tulungan ko na po kayo. Hindi na. Kaya ko na to.
Salamat po. Yung pinapahanda ko sa iyo, Asyo, ma. Wala lang. Salamat po. Simula ngayon, tatandaan ninyo, huwag na huwag niyong uuberin ang hiko na yan para na rin sa kaligtasan ninyo. Masunod po, ma. I got you something, Samuel. I went shopping. Nakita ko to. Alam kong bagay sa'yo. Why don't you try it? Take a look. I like it. Thank you. Walang ano man, Samuel. Wala yung kumpara sa lahat na ginagawa mo para sa akin. Hindi lang bilang hari ng ating lahi, kundi bilang ama na Kael at saka bilang asawa ko. Tulad nito, pinagawa mo para sa kaligtasan namin. Bilang hari ng asawa, halos lahat ng panahon ko ay nakatungo sa pangangalaga nating kalahi. Pero bilang asawa at bilang ama, alam kong malaking pagkukulang ko sa inyo. I'm sorry. Sama. Simula ngayon, babalansin ko na aking katungkulan sa ating kalahi, sa aking asawa, sa aking anak. Pamilin, ito po ulan na ito na po gamitin nila. Salamat ah. Kailo. Thank you. Pamilin, baka po nagugutom kayo. Paghahanda po lang kayo ng pagkain. Sige, sige, Father. Lord, salamat po marami sa kakainin namin ngayong gabi. Salamat po sa lahat ng biyaya na ipinibigay sa amin. Amen. 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 Ha? Kain na na! Sarap nito. Pinanggalingan mo'y wala ko. Pakialam, basta't mahal kita kainan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Nanggapaliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Dulay, ganun pala yun. Ang Helen. Kapag nakatulong ka sa kapwa mo, yung mga bata sa lansangan, tinutulungan ko. Dahil nakikita ko sa kanila ang sarili ko nung bata pa ako. Pero yung makatulong ka sa kapwa mo, na hindi mo kaano-ano, hindi mo kilala. Katulad yung kay Ate Helen. Alam mo, anak, proud na proud ako sa'yo. Alin, kung hindi mo tinulungan si Helen dun sa mga hold-uppers na yun, naku, kawawa aabutin mo. Buti na nga lang po ka mo, Lola, dumating ako eh. Kung hindi, wala na. Ulila na si Kyle. Kaya, sarap pala sa pakiramdam na tumutulong din, no? You're my hero. Naku. Kung subukan, takutin pa. Hindi na ako natatakot sa'yo. Pabayaan mo na kami ng anak ko. Huwag mo na kaming tatawagan. Huwag mo na rin kaming susundan. Hindi na ako papayag na gagamitin mo yung anak ko. Sindikato, labas na kami sa grupo.
alam mo namang hindi kita basta-basta hahayaan makaalis ng grupo. Ayoko na. Pagod na ako, Franco. Ayoko na manloko ng tao. Gusto ko na magbagong buhay. Kaya pabayaan mo na kami. Pakakawalan ko na kayo mag-ina. Papapakunan ko pa kayo ng 1,000,000. Bait ko naman. Pera ko to, Franco. Ako nagtrabaho nito. Para sa kinabukasan ng anak ko. Para sa pagbabagong buhay namin. Kaya hayaan mo na kami. Hanggat hindi mo binibigay ang pera ko, hindi kita titigilan. Malit lang ang Pilipinas, Helen. At hindi ka pwede magtago sa akin. Kahit na humingi ka pa ng saklolo dyan sa kaibigan mong siga. Mabuti pa. Bumalik ka sa akin. Dalhin mo ang 1,000,000 ko. Mawawala lahat ng problema mo. Pero kung hindi mo gawin yan, sorry ka na lang. Hello? Good morning, Galang's Flower Shop. Hello, Rosario. Cynthia to. Ma'am, kayo pala. Kamusta? Effective ho ba yung ginawa natin? Ay, oo. Sa tingin ko nga, talagang nagtataka na tong si Mikael kung sino talagang nagbigay sa kanya ng mga bulaklak eh. Kaya nga sana, pwede bang magpa-deliver ulit ako ng mga bulaklak mamayang hapon? Ay, naku, walang problema. Sige ho, maraming salamat ah. Good morning, sir. Ikaw na naman. Pinabibigay po ulit ang secret admirer ninyo. Sino ba talaga nagpapabigay ng mga bulaklak na yun? Hindi ko po pwedeng sabihin eh. Baka magalit sa akin. Pero may sulat po oh. Para malaman nyo yung totoong feelings niya para sa'yo. Salamat. Ay, teka lang po, sir. Ako nga pala si Rosario. Residente ako ng fans club ninyo. Alam nyo, lagi ko nga kayo inaabangan sa balita eh. Sir, ang galing-galing nyo talaga. Keep up the good work, ha? Maraming umaasa sa mga katulad ninyong tapat magserbisyo sa kapwa. At isa na ako dun, sir. Thank you. You're welcome. Ay, talaga? Aalis na kayo? Eh, teka muna. Mag-almusan muna kayo. Ay, naku, hindi na ho. Maraming salamat. Nagmamadali ho ako. May hahabulin pa akong barko eh. Barko? Akala ko mag-aeroplano kayo. Yan nga ibig kong sabihin, aeroplano. Nagkamali ako. Sige. Lola Belen, maraming salamat sa lahat ng tulong nyo, ha? Hindi ko na alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa ginawa nyo sa akin ni Juan. Salamat, ha? Ma'am Helen, hatid na namin kayo sa taxi. Ay, naku, salamat. Naku, tulungan na kita. Hindi. Hindi na, ako na. Kaya ko na nga. Hindi na. Hindi na, ako na. Hindi na, ako na. Ay! Helen! Ako, Helen! Ang dami palang pera dito sa bag. Opo, opo. Ipon ko to galing sa trabaho ko. Pagkatapos namin pumunta sa aklan ng anak ko, plano namin mag-abroad para magbagong buhay. Grabe, Ma'am Helen, yaman nyo na pala. Dami niyong pera. Ma'am Helen, di ba dapat nasa bangko yung inyong karami pera? Oh. Bakit ito nasa bag ninyo? Yun naman talaga ang balak ko eh. I-deposito ko to. Tapos aalis na kami ng anak ko. Ma'am Helen, pasensya na po ah. Pero palagay ko parang nagsisinungaling kayo eh. Kasi yun, napansin ko kagabi pa, parang balisao kayo at ang lalim ng iniisip niyo. May problema ko ba kayo? Meron ba kayo nililihim tungkol ko ba dyan sa perang dala ninyo? Ano bang pinagsasabi mo, Juan? Mali naman kasi ang iniisip mo eh. Kaya nga ako balisa kasi may nangyari kahapon, hindi ba? At saka to, pera ko to, pinagtrabahuan ko to, ipon ko to. Kaya huwag niyo akong pagdudahan. Ito, Lola Belen, kunin niyo po ito. Sige na, bilang pasasalamat ko sa mga tulong niya sa akin. Helen. Sige na ho. Huwag, Helen. Alam mo, tinulungan ka namin at ang anak mo dahil kailangan niyo ang tulong.
Hindi mo na kailangan bayaran yon. Eh, ang sa amin lang naman sana, kung pwede, eh, sana maging tapat ka sa amin. Katulad ng pagiging tapat namin sa'yo nung tinanggap ka namin dito sa aming pamamahay. At nung talagang totoong pinahahalagaan mo, ang laki ng utang na loob mo kay Juan. Helen, magtapat ka. Sabihin mo ang katotohanan. Sindikato ni Franco. Target namin yung mga mayayamang negosyante. Yung iba, kinikidnap namin. Yung iba naman pinapasa sa akin para perahan. Doon ba galing yung perang dala mo niyan? Opo. Modus operandi po namin yung mag-a-apply ako bilang sekretarya. Minsan bilang private nurse. Paiba-iba ka ng pangalan. At yung pagkatao ko, iniiba-iba ko. Depende sa pangangailangan. Aakitin ko yung mga negosyante. Paiibigin ko sila. Pag alam ko na kung nasa nakatago ang mga pera at alahas nila, nanakawan ko sila. At di na ako magpapakita. Kasama ko sa trabaho si James. Kanang kamay siya dati ni Franco. Ang lalaking kaisa-isang mahal ko. Siya ang tatay ni Kyle. Nung nagkaanak kami ni James, nagbago ang plano namin. Inilihim namin ang trabaho namin sa anak namin. Ayaw namin lumaki siya ng sa ganong klaseng buhay, yung buhay sindikato. Kaya ang plano namin, nakaipon kami ng pera, kakalas kami sa sindikato. Tapos, mag-iibang bansa, yun ang plano namin, pero hindi nangyari. Bakit ano nangyari? Kasi Lola Belen, minsan nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng grupo namin. Naberil ng ilang beses bago siya namatay. Pinangako ko sa kanya na lahat ng pangarap namin para sa anak namin, pagpapatuloy ko. Pero nalaman kasi ni Franco yung mga plano ko. Nung nalaman niya, nagalit siya. Sabi niya, wala daw pwedeng kumala sa grupo na buhay. Bakit tumakas pa rin po kayo? Kasi nangyari na yung kinakatukutan ko. Gustong gamitin ni Franco ang anak ko sa panggagansya ng mga negosyanteng mayayaman. Ayoko. Hindi ako papayag. Talagang hindi ako papayag. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, itong huling target namin ni Franco, tinakas ko na yung anak ko. Pati itong pera, tinakas ko na. Ang plano ko, tumira muna sa probinsya ng ilang buwan. Pagtahimik na lahat, aalis kami, pupunta kaming abroad. Baka doon, hindi na kami masunda ni Franco. Natupad ko na lahat ng mga pangarap ko para sa anak ko. Bakit to? Hindi nyo nalang isoli yung pera niya. Parang hindi na ako kuyabulin. Total naman nun, ang gusto nyo, makatakas kayo ng anak mo. Kasi hindi lang naman pera ang gusto ni Franco. Ang gusto ni Franco, hindi ako kakala sa sindikato. Ayaw ni Franco na niloloko siya. Na naiisahan siya. Ang gusto niya, higit sa lahat, higit sa pera, turuan kami ng leksyon. Kahit ano pong sabihin ninyo, nanggaling pa rin po sa nako yung perang yan. Dapat po siguro, isurrender niyo na yun sa mga pulis. Huli na to, Juan. Kailangan to ng anak ko, tong perang to, para magkaroon kami ng bagong buhay, makapagsimula ulit. Kung gusto mo makapagsimula muli, dapat gawin mo sa tama. Yung pagnanakaw, hindi yan solusyon sa problema mo. Hindi niyo po naiintindihan, Lola Belen. Talagang kailangan namin ng anak ko, itong pera mo to. Kyle? Hayaan mo, magpaliwanag ako. Kyle! 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 Sandali! Thank you.
Siyang ko na. Ang gusto ko lang naman sana matanggap ako ng mga tao na sa paligid ko. Ng pamilya ko. Ng mga taong mahal ko. Na nagbabago na ako. Kasi alam ko mali yun. Kaya nagawa lang naman yun ng mama mo dahil sobrang mahal ka niya. At nakikita ko yun. Alam mo, maswerte ka nga eh. Dahil kasama mo siya. Ako mula nung pinanganak ako. Hindi ko na nakapiling ang nanay ko. Hindi ko na paramdam kung gaano ko siya kamahal. Sana ikaw. Habang kasama mo ang mama mo, iparamdam mo kung gaano mo siya kamahal. Naintindihan mo ba ako? Sino ka man? At mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. I'm sorry. Sino sana mapatawad mo ang mama. Mama, sorry nila. Kasi ayoko po na magnakaw kayo eh. Ilang po kahit wala tayong pera. Basta po mabait kang mama ko. Anak, pangako. Simula ngayon, magpapago na ang mama. Gusto ko, pag naalala mo ko, or pag nagkikwento ka sa mga kaibigan mo, sasabihin mo, mabait na tao ang mama. Gusto ko maging proud ka sa akin. Bitawarin mo ako, ha? Salamat. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. So dito, naintindihan ko kung ipapakulong niyo ako or ipapapulis niyo ako. Pinakasahan ko sa pagkapos ng buong ito na makakapagtayo na tayo ng structure sa Islam. Makakaasa po kayo, Ama. Parang delikado sa'yo. Sa atin lahat. Alam mo, Asyong, naisip ko na yan. Ano naman yan? Pinagandaan ko na yan. Oh.